Sinasabi ko na nga ba? Sinasabi ko na nga ba? Ayan, ito lang yung mabilis sa mga... Hi everyone! Welcome back to our channel! So, this vlog will be all about a day in my life here in Australia kapag hindi ako nag-work. So, ano nga ba itsura? Itsura? Boring ba? Busy ba? Ano nga ba? If you wanna know, if curious ka, well, keep on watching. Diyan ka lang, kaalis, okay? Time now is 8:15. So yeah, hatid na natin si Chelsea sa school, and the school starts at 9:30. But they have to be at school at 9. But we usually go to school early para makapaglaro pa siya before class actually starts. So. Beef stroganoff. Pag nagluluto ako ng lunch, ay, kikita yung os-os natin. Kahit wala naman talaga. So, pag nagluluto ako ng lunch or dinner, ganito lang yung mga binibili ko. So, packet siya, quick dinner, quick lunch, super cheap, like $3 something. Ewan ko, basta nakalimutan ko. So, yan, beef stroganoff, my chicken with honey, basta lahat ng mga ready-made dinner na. So, need mo lang ng beef dito, onion, mushrooms, sour cream. So, meron na tayo lahat niyan. And, paghahalu-haluin lang natin yan sila. And, voila! Voila? Paano ba yung sabihin? Voila? Yun. Lunch and dinner ready! May beef tayo. Dito sa OC, magaganda yung klase ng beef. So, ayan, we have the beef. We have the ready-made. Basta yung flavor, yun na yun. Tapos, pagkatapos, lalagay natin yung mushroom. And then, pagluto na siya, lalagay na natin itong cream last. Ganun lang. Tapos, sarap siya kainin with rice. Habang nagluluto tayo ng lunch, ipapakita ko sa inyo kung gaano kakalat ang bahay. Charot. Hindi makalat talaga siya, guys. So, ayan yung hugasin. Maraming hugasin. Makalat, makalat. No filter tong vlog na to, okay? Ito yung katotohanan sa likod ng camera. Charot!
few moments later. Wow, luto na siya. Natikman ko na rin, sarap. So, ulam na to namin for lunch and dinner. Yan. Guys, ito yung sinasabi ko sa yung mga ready-made packets, dinner or lunch na binibili ko lagi. So, iba-iba na siya ng flavor. So, we have country, beef casserole, Chinese beef stir fry, beef stroganoff, slow cooked farmhouse chicken, ayan, carbonara. Ayan, yung mga ganyan. Super easy lang kasi, tas mura lang. Hindi ka na may stress kasi may mga ingredients na siya na, yun, just add limbo strips, veggies, yun, my Chinese beef stir fry ka na. After natin magluto, syempre kakain na tayo maya-maya, mga 12. Pagkatapos niyan, ito yung mga trabaho natin sa bahay. So, ayan, yung mga damit na natupi na natin, hindi pa natin nailalagay sa cabinet. So, ayan, natupi ko na siya. So, lalagay ko na lang sa cabinet. Tapos, mag-ano tayo, mag-quick shopping haul tayo. Ito, nag-shopping kami sa Target kasi mag-close na siya permanently. So, ayun, kung baka sakaling makahanap ng sale. Few moments later. Ayan, so, as promised, mag-shopping haul tayo. This is from Target and they are all discounted stuff na nabili natin. First, we have... Kami dalawa ni Hubby nag-shopping, so yung mga kids wala, it was perfect timing for us na mag-shopping. So, hindi ko sure kung anong mga na-shopping namin, pero let's see. Ayan, my shorts. Shorts ni Hubby. Another shorts. Ang taray. Shopping galore si Mister. Tignan natin kung meron tayong nabili sa sarili natin. Kasi as usual, kung mag-shopping, laging wala kang nabibili para sa mommy. Oh. Ayan, my t-shirt. Kasi si Chelsea, yung mga damit niya maliliit na sa kanya. So, ito once in a blue moon lang kami mag-shopping for your information, guys. Hindi kami lagi nag-shopping pag kailangan lang talaga at pag may mga discount. So, ayan, my skirt. Cute. So, ito, original price, $25. Pero, ayan, 12 na lang. Ayan, half price. This one, shorts. Ayan, tapos, ayan, half price. $20 siya, pero $10 na lang. Cute shirt. $10 original price, $5 na lang. Ayan, another shirt na panlakad. Kasi wala siyang gaanong panlakad, so ayan, binili natin siya ng mga panlakad na clothes. Ayan. So, winter na kasi dito sa amin ngayon, pero hindi naman siya malamig as in. Ano lang, pag sa umaga lang, pero ayan, yung mga shirt nila ngayon is usually long sleeves. Ayan, cute. May battery para sa laruan nila. My shorts for Phoenix. Ano to? $14 original price. Ano na lang? $6. Ayan, cute. Oh, mukhang kaubos na. Mukhang matatapos na siya. At mukhang wala pa tayong nahuhol para sa atin. Para sa sarili natin. So, another shorts for Phoenix. Blue color naman. Tapos same price. $6 na lang. Ay, naka socks. Ito nasa regular price pero binilan ko siyang socks kasi yung mga socks niya hindi na siya match. Tapos kulang-kulang na yung socks niya. Alam niyo naman yung medyas laging pag nilabhan mo yung pares niya nawawala. So ayan, ito na yung last na to. Ay, hindi pa, dalawa na lang siyang item. So binilan ko siyang jocks panty. So 7 packs for magkano ba to? Basta mura lang siya, I think $10. Sinasabi ko na nga ba? Ayan, ito lang yung nabili sa mami. Magkano na lang to, sir? Ayan, $12, $6 na lang. Wow! At least may panty na si mama. May panty na si lola nyo. Kasi, ayan, wala. Ganun talaga. Pag nagsha-shopping kami, hindi ako gaanong nakakapag-shopping para sa sarili. Usually, for the kids, for hobby, ayun. Pag sa akin, yan, panti-panti lang, ganun. So, the time now is 12:30. Tapos na tayong mag-lunch. Nakahugas na rin tayo ng plato. Nakapag-haul tayo. 3 p.m.
matatapos yung school ni Chelsea, and then susunduin natin siya first. Si Phoenix naman nasa childcare, susunduin natin siya after masundo si Chelsea. And then after that, ngayon, while meron pa tayong 2 hours at least, relax lang tayo. So, Facebook, YouTube, tapos check ng emails, tapos kung ano-ano na lang, ganun. Hello! Ayan, di na tayo nakapag-vlog ng afternoon routine kasi medyo na-busy na. Pero usually, kapag nasundo ko na yung mga kids, more chill na lang kami sa afternoon. Pwede na lang every Wednesday, which is today, pero maulan, may soccer training si Chelsea. In the normal days, pag wala siyang training, sa afternoon, medyo chill, medyo nood lang kami ng TV, whatever. Pupunta kami sa labas, mag-aayos-ayos ng kung anik-anik. Ganon. So, kayo ang judge. Boring ba? Boring ba? Busy ba? For me naman, hindi siya boring and hindi rin siya busy. Ano lang, tama lang, sakto lang for me. Depende lang kasi yun guys sa ano, nakasanayan mo. For me, nasanay din naman ako sa masayang environment. I mean, masaya naman kami ngayon. Pero iba kasi sa Pilipinas. I know, iniisip nyo kasi sa Philippines, maraming tao, maraming friends. Anytime, pag gusto nyong lumabas, gumala, mahahagala, or kahit tatambay lang sa labas. Dito kasi iba. Wala na yun dito. Every weekend lang kami. I mean, not even every weekend. Kung kailan lang kami free. Like kung may birthday or kung lahat may day off, natatiming na lahat may day off, yun nakakapag-ban kami ng mga momshies. Pero yung sabihin na anytime lalabas ka ng bahay, chikahan, ganun, wala. So, pero for me, okay lang siya. Okay na yun sa akin kasi yun na yung nakasanayan ko. For me, how I live now is not boring. It's a normal life. Ang pinaka-boring lang talaga dito, guys, is yung okasyon. Like, Pasko and New Year's, yan talaga. Sakit talaga yan sa heart. Kasi, syempre, sa Pinas, pag Pasko, masaya. Wala pa ngang Pasko, bare months pa nga lang, di ba? Masaya na. Pero dito, tahimik. Hindi mo mararamdaman yung Pasko. Hindi mo mararamdaman na New Year. Ang tatago sa puso mo na miss na miss mo na talaga yung family mo sa Pinas. Anyway, bago pa man maging MMK itong episode na to, charot. Speaking of family, gusto ko lang sanang mag-hi dyan sa family ko sa province, sa Palhe. Hello. Hi sa iyo, Tanan. Kay Mama. Anha sa Palhe. Hello. Ate Mikmi. Kamusta ka mong anha? Amping ka mo, Permi. I love you. Sa mga pinsan ko dyan sa San Frans, kay Marisa and Bidan. Hello. Mga supportive ka ayaw sila ng mga pinsan. Look, popcorn! A popcorn? Wow! Thank you! Anyway guys, I hope you like this vlog. Sana nabigyan ko kayo ng idea kung how we live here abroad. Hindi siya madali, hindi siya mahirap, katamtaman lang. So, ayun. Please to support my little YouTube channel. Thank you. Bye.